channel. Ayan, I'm Geng, isang OFW dito sa bansang Saudi Arabia. So, alas 2 dito ng hapon at nagpapahinga na yung alaga ko. Naayos ko na siya, napakain ko na siya, nakapaglinis na rin ako. So, matutulog na rin si Madam kasi nakakain na rin. So, nakakain na, yung kasama ko nasa taas. So, imbis na mamamahinga ako, magluluto ako ng aming tanghalian na tokwa. So, yung tokwa na yun ay pinabili ko sa kabayan. At ang gagawin ko lang luto ay mag-iimbento ako ng luto. Kung ano lang maisasangkap ko na meron dito sa rep ni Madam. Ayan, so habang namamahinga ang aking alaga, ay sasamantalahin kong magluto para makagawa tayo ng content. Ayan, yung gagawin kong pagkain namin na iluluto ko ay tanghalian at hapunan na namin. Hindi ako magluluto ng kanin at gumawa ulit ako ng pandesal. So, nakasalang na yung pandesal ko. Ayan, sa kaka-bake ko, ayan, napaso ako. So, hindi ako magluluto ng kanin. Gumagawa ako ng pandesal. Nakasalang na siya. Ayan, guys. So, samahan nyo ako magluto at mag-iimbento tayo ng tokwa kung anong luto siya. Ayan, so, please keep on watching. So, ito po ang aking isasangkap sa aking ilulutong tokwa. 1 cloves of garlic, 1 medium onion, 1 carrot, and then green bell pepper. Yan po ang aking papanangkap sa ating tokwa. Ayan, so ito na po ang aking biniling tokwa sa kabayan. Ang gagawin ko lang po sa tokwa na ito ay hihiwain ko lang po ng pahaba. Yung isang piraso po niya ay pag-aapating ko lang po. Mas mainam pong hiwain natin bago upiri ito para man maluto ang kanyang loob na maigi. Ayan, so bibigyan po natin ng twist ang ating tokwa para naman na masarap-sarap ang ating ang ulam. Kaya naman masasarap na naman ang kain ng aking kasama sa ating lulutuing iimbentuhin na tokwa. Ayan, so mag-start na po tayong magpirito. Ang gagamitin ko po nga pong pirituhan ay isang maliit na kasirola. Kasi mas komportable akong magpirito sa maliit na kasirola para mailubog kong maigi ang aking ipinipirito kahit kunti lang ang kanyang mantika. Ayan, so painitin lang po natin ang ating mantika bago natin na ilagay ang ating tokwa. So, bago po natin na ipirito ang ating tokwa, ay naglagay lang po ako ng 2 tablespoons of flour and then 1 pinch of chili powder kasi mahilig po ako sa sili talaga sa baanghang. And then, nilagyan ko na rin po ng paminta para naman magkalasa ang ating tokwa pag pinirito. Yan. So, ito po ang aking paraan para sa i-inventuhin nating tokwa para naman magkalasa.
Ayan, so habang nakasalang naman po ang ating pinipiritong tokwa, so nahango ko na po ang pangalawang, ang unang batch ng ating pinipirito. So pangalawang salang na po ang aking inilagay. So habang nakasalang po ang ating tokwa, igigisa ko na po ang ating gulay. Ayan, so una po natin igigisa ang ating bawang. So papulahin lang po natin ng bahagya bago po natin ilagay ang ating ang seasoning. So lalagyan ko lang po siya ng kaunting nor cubes para naman pampalasa sa ating lulutuin na tokwa. Ayan, ang ating nor cubes. So maliit lang po ang aking inilagay kasi alam niyo na maalat ang ating nor cubes. Ayan, so wala akong betchin, ayan, naubos, kaya nor cubes ang aking nilagay. So ayan, nilagay ko na po ang ating carrot kasi matigas ang ating carrot. So alam niyo na yung kasama ko walang ipin. Ayan, sasabihin na naman yan, magre-reklamo na naman yan sa akin. So alma, matigas, hindi ko makakain. Ayan, so inuna ko po ang carrot, and then isinunod ko na rin po ang green bell pepper. Ayan, and then ang ating sibuyas, iniwan ko lang po siya ng pabilog. Ayan, so halo-haloin lang po natin, hindi po natin siya lulutuin ng overcook. So bahagi, half cook lang po na ang gagawin natin sa ating gulay. So habang nakasalang po ang ating gulay, ay magtutunaw lang po ako sa half cup of tubig ng 1 teaspoon ng cornstarch, saka 1 tablespoon of soy sauce. Ayan, tutunawin ko lang po ang cornstarch sa toyo and then sa kaunting tubig para naman na pansabaw or pampalapot sa ating gulay para magkalasa ang ating lulutuing tokwa. So nakaligtaan ko pong lagyan ng asin. Ayan, niligan ko lang po siya ng half teaspoon ng salt para naman na pampaalat sa ating lulutuin. Ayan, so ibubuhos ko na po ang ating tinimplang pinaka sauce niya sa ating gulay. Ayan, so nakikita natin pumupula na ang ating pinipiritong tokwa. So panandalian lamang ay hahanguin na natin ang ating tokwa. Ayan, so halu-haluin lang po natin ang ating gulay. So, ayan, nilagyan ko po siya ng 1 teaspoon of chili powder. Alam niyo naman talaga na sobrang hilig ko talaga sa maanghang. And then, of course, ang aking kasama, super duper hilig niya sa maanghang. Ayan, so nahawa na rin ako. Kaya hindi pwedeng yung niluluto ko ay walang sili. Ayan, so alam niyo na, pampagana ang sili. Ayan, so nakita niyo, ayan, so nakaligtaan ko. Nasunog na ang ating tokwa. So pero okay lang yan, hindi siya sunog. Ayan, yan lang talaga ang gusto natin mangyari sa ating tokwa, yung medyo mapula ang ating tokwa. So ilalagay na po natin ang ating tokwa sa ating niluluto. Ayan, so napakasarap na, amoy-amoy ko na, at talaga nga nagugutom na talaga ako. Ayan, so pamaya-maya lang pagkaluto ko na to, talaga ay kakain na rin kami ng aking kasama. So, ayan po, nakikita nyo na pumipitik-pitik na po, tumitila-tilansik na ang mantika ng ating niluluto. So, lalagyan ko lang po siya ng Indo food sweet soy sauce. Ayan, so para naman na medyo manamis na miss ang ating lulutuin. And then, naglalaban yung anghang niya. At saka yung medyo matamis siya. Ayan, so malapit na talaga maluto. At pagka 1 minute lang, so papatayin na natin at ready na po tayong kumain.
Ayan, so tapos na ako magluto. Ayan na yung niluto ko. Ayan, so nagbe-bake naman ako ng pandesal. So, yung niluto ko, ayan, hapunan namin ng aking kasama. So, tulog yung alaga ko. Sinamantala ko magluto ngayon ng aming hapunan. Tuloy tanghalian na yun at hapunan namin. Ayan, nagbe-bake ako ng pandesal. So, ayan guys, ito na yung ating nilutong pandesal. Ayan, ito na yung binake natin. Hindi tayo magluto ng kanin. Ito lang ang ating kakainin. At saka yung niluto kong tokwa. Ayan. Ito yung niluto kong tokwa. At saka yung ito lang ang aming tatanghalian. Ayan. So, luto na siya. Pamaya-maya, pagkatapos ko magpalit ng diaper ng aking alaga, ay after sala, kaya kakain na kami ng aking kasama. Mga alas 5:30. Hapunan, tanghalian, tuloy hapunan na yun. Magkaisa para naman na pumayat tayo. Ayun. Ito na yung alas magsi 6 p.m. na dito. Ayan, titikman na natin. So, tingnan nyo nga naman yung ating pandesal. Napakalambot niya. Ayan. Super lambot ng ating pandesal. And then, may kape tayo. Ito ang aming hapunan. So, titikman natin. Maanghang siya. Mahilig po kasi ako sa maanghang. Yan, kain po tayo. Subukan niyo po ito. Para magbigay ng mabigyan natin ng kulay ang ating tofu or taho. Ayan, ang sarap. Kain po tayo.